So, aaminin ko sa inyo, hindi ako umabot ng isang linggo. Kahit isang linggo, hindi ako umabot. Kasi bakit? Ka-stretch marks ako dito ng malalang malala and nag-iwan pa siya ng konting bakas. Pero kaya as in, nawala siya, nag-ano siya, parang yung alam. Welcome back to my YouTube channel. So, kakaligo ko lang. And ngayon, may tatry tayong product. So, matagal ko na sinasabi ito na may tatry akong product. Ever since nung last month ata yun, di ba nag-review ako ng G21 soap. And natuwa ako kasi in 2 weeks, naka 3K na views na siya. So, ito yung re-review ko ngayon, yung bleaching soap. Yan, bleaching soap. Hindi ko alam kung paano makikita. Sa bleaching soap to, bulol. Nakita ko siya sa Shopee. Sabi bulol. Hi guys, kami mo. Hi! Hi guys. So, ayan, nakita ko siya sa Shopee na murang-mura lang siya. 150 ata, 150 pesos ata. So, itatry natin siya. Hindi ko alam kung ilang days or ilang weeks ko siya itatry. Basta, i-update ko lang kayo kung kailan ko siya matatapos gamitin. Muna! Ngayon ako pa nag-aaral. So, ayun nga. Magpapakita muna ako sa inyo ng video bago ko gamitin yung sabunay. So, today nga pala yung first day ko. So, makikita nyo. So, ayan. Magpapakita ako. Papakita ko sa inyo ng video nung wala pa akong Digo and bago ko gamitin yung sabon. And makikita nyo sa video na yun na napakaputla ng balat ko kasi nga, diba, anemic tapos nagpupuyat pa. So, ayan, kitang-kita nyo yung balat ko dun kasi naka-flash yung cellphone ko dun and wala rin siyang filter. So, makikita nyo talaga kung ano yung kulay and para makita nyo yung pagbabago. So, ayun, ganito ang nangyari. Tapos ko siyang gamitin. So, hindi naman nag-dry yung balat ko kasi nga sensitive kasi yung balat ko. Kaya pag may ginamit ako na matapang na sabon or kahit ano, is may gre-react talaga siya. Kung hindi mga pantal na pula, magda-dry siya ng sobra. And hindi rin kasi ako mahilig ng lotion pag nasa bahay lang. Pag na-alis lang ako naglo-lotion, let me hand lock. So, yun. Final review. Magpapakita rin ako sa inyo ng video na yun na naka-flash na siya para kitang-kita nyo yung pagkakaiba.
gusto niya. La, asa kayo. Joke lang. Kakakaya. Ayan. Parang baliw yun. Kala mo may ka-usap talaga. Hindi ko alam kung kanina ako makakapagsimula. Ang dami kasing maingay. Time ko lang may mga tumahimik na. Ito yung asong kapitbayang ingay. Tamang kain lang sa gedli. Sa gitna pala. Ang ingay ng asong kapitbahay. So guys, I'm back after... So, aaminin ko sa inyo, hindi ako umabot ng isang linggo. Kahit isang linggo, hindi ako umabot. Kasi bakit? 3 days pa lang, guys, nakita ko na yung resulta niya. At alam mo, pinakamagandang naging yung resulta niya dito. Ito kasi, diba, sabi ko sa inyo, nagka-stretch marks ako dito ng malalang malala. And nag-iwan pa siya ng konting bakas. Pero ngayon, as inawala siya, nag-ano siya, parang yung, alam mo yung pagkatapos ng maligo. Yung parang may natatanggal ng mga libag. Mapakita ko sa inyo, wait lang. Ayan o. Ito yung kabila. So, ayan. Wala nang katira-tira ng stretch marks. Wala nang kabakas-bakas. So, hindi ako nagpo-promote ito. Actually, hindi ko nga ililink kung saan ko binili itong sabon na to. Kasi, hindi naman... Binili ko siya ng kusa. Hindi naman ako kinuha ng may-ari ng product na to. Pero, sobrang hinahype ko siya kasi talaga nga effective. Ewan ko kung effective siya kasi first time lang ako gumamit ng bleaching soap. Kasi natatakot ako dati gumamit ng bleaching soap. Kasi diba, alam ko kasing bleaching sundrock. So, magsusundrock ako. Disclaimer lang guys, hindi ko siya ginamit sa mukha ko. Sa katawan lang talaga kasi nga, very sensitive yung mukha ko. Kaya ayoko na siyang gamitan ng kung ano bang matatapang. So, mga mild-mild lang mga ginagamit ko sa mukha ko para hindi ako mapahama katulad ng dati. So, ayun nga guys, ito yung sabon, diba, na ginamit ko. And 4 days ko nga lang siya nagamit. And the 3rd day na pagkatapos ko maligo, may nagbalat talaga siya as in. Parang, kala mo libag. So, ito yung patunay, malaki pa yung sabon. Ayan, and wala pa ang bawas dito. Ito, malaki pa yung sabon, bilog na bilog pa siya. So, ginamit ko siya ng mega, ito kasama na siya nung binili ko. Para siguro hindi nga delikado sa balat nyo kasi nga bleaching siya, diba? So, hindi ko alam kung naging effective siya dahil first time ko lang gumamit ng bleaching soap o talagang effective talaga siya. Maraming kasi nagugood comment. So, ako kasi guys, pag may ginagamit akong product, kapag effective talaga, mabilis lang umepek sa akin. Pero ito kasi yung pinakamabilis na umepekto sa akin. 3rd day pa lang, nakita ko na siya ng resulta. So, bakit nga ba hindi ko pa siya... hindi ko pinatagal bago siya gawa ng final review. Kasi nga, ang inaantay ko lang naman is resulta. So, kung nakita ko na agad yung resulta, why not na magawa ko ng video na agad, diba? So, nakita ko na agad yung resulta niya. Wala pang isang linggo, kaya tutuloy-tuloy ko talaga itong gagamitin hanggang sa maubos. Mura lang naman siya nasa 150. Magkano na sabi ko sa inyo, basta 100 plus lang siya. So, sobrang murang-mura. And tinay ko lang siya talaga. Hindi ko alam na mag-e-effect siya ng ganun. Sobrang... Yun pa yung hindi ko pinaka-inaasahan yung... Yun nga, yung pinaka nagbalat talaga sa akin is yung ano, ito. Yung sa may bandang legs ko, yung naanhon nga ng apektuhan ng sobrang stretch marks. And pinakita ko naman sa inyo na hindi na siya halatang, hindi na talaga halata. Totally. So, ayun nga, may papakita naman ako sa inyong mga video. And may papakita rin ako sa inyong video na nag-microfill talaga ako. So ako guys, kapag ako ay nagagawa ng review ng sabon, pinapakita ko sa video na yung talagang sabon na ginagamit ko. And binibidyohan ko talaga siya bawat araw. And konti lang yung clip na nagawa ko ngayon kasi nga aga niya, nagka-resulta na siya ng maganda talaga. So yun lang papakita ko sa inyong video. Besides, nahihirapan din ako mag-video habang naliligo kasi minsan nakakalimutan ko. So ito guys, yung pinaka-first time kong gumamit ng sabon. Hindi ko alam kung yun yung naging reason para maging mabilis yung effect niya sa akin. Hindi ko alam talaga kung yun yung naging reason. Kasi nga first time ko lang gumamit ng bleaching na soap. Kasi from the word itself na bleaching, parang
ang maiimagine mo, sundrox, matapang, ganun. Pero sa sabon ito, hindi ko naranasan. Kasi nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, di ba, sensitive yung skin ko. So, pag may ginamit ako matapang na sabon, it's either magda-dry to, magra-rashes, or mamumula. Ganun lang yung mangyayari. So, sa nangyari naman sa akin, walang nangyari. Wala. Ang totoo niyan, kahit hindi ako mag-lotion, hindi kasi ako mahilig ng lotion, nakakalimutan ko talaga siya, lagi-lagi. Naglo-lotion lang ako pag lalabas kasi nga may sunscreen. And hindi siya nag-dry. Tingnan nyo, hindi dry yung skin ko, di ba? So, alatan naman kasi, di ba, pag dry, baka makita yung kilikili ko. Wala pa akong paraan para sa kilikili. So, ayan, tutuloy ko na yung video kahit madaming mainis. Bye! Hindi, yung kuna na magulang. Bye! Mamaya. So, final thoughts sa appearance sa sabon. Mukha nga siyang pagkain eh. Ang ganda niya. So, ang i-rate ko, 1 to 10. Pinakamataas, 10. 10. Kasi mukha siyang pagkain. Tingnan nyo. Pink siya. Wait, napapalit ako sa inyo. Ayan, diba? Mukha siyang milk-milk ka na. Milk strawberry, something like that. Ng sabon, 10 over 10 kasi mukha nga siyang pagkain. And sa usage niya, 9 kasi hindi masyadong mabula. Mas gusto ko kasi mabula pero mas safe daw pag hindi mabula. Pero 9 pa rin. Matagal din siya maubos kasi nga, 'di ba? Ayun oh, ang laki pa niya. So ayun nga, dahil nga dito nagiging hindi siya matapang kasi nga yung bula na lang napupunta sa skin mo. Kaya 9 over 10. Wala, trip ko lang. Pero pwede rin maging 10 over 10. Sa price naman, 11 over 10 kasi ang mura niya, tapos sobrang dami na niya. So, sobrang tagal ko pa ito magagamit, mga ilang buwan. Papasensya na guys kung madaming magulo ha, kung madaming ingay. So, ayun guys, i-recommend ko to sa mga tao na gusto magpuputi kasi nga mild lang siya and effective na siya agad. Ewan ko kung sa akin lang, basta para sa akin sobrang effective. And nakita ko din siya sa mga rate niya, madami nagko-comment na maganda nga daw yung sabon. So, effective nga daw. So, ayun guys, kung tatanungin nyo ako, i-recommend ko siyang gamitin sa inyo. O, i-recommend ko siya kasi hindi nga siya matapang. And diba sinasabi ko naman sa inyo, nalalaman ng skin ko kung matapang masyado yung product kasi nagda-dye siya or namumula. So, hindi naman siya. Ang totoo niyan, ang smooth na talaga. So, honest review to guys kasi kung ang mga sinasabi ko hindi naman totoo, parang niloko ko na rin sa sarili ko. So, ayun nga lang. Sobrang napaaga and sobrang the best tong sabon na to. Para sa akin, na first time gumamit ng bleach na sabon. So, yun lang guys for today's video. Sana may nakuha kayong information and ayun, thank you for watching. God bless you all and bye-bye! Daming maingay!